Yo, what's up mga kapartner? Panibagong araw, panibagong video tayo mga kapartner. Ang sishare up lang sa inyo mga kapartner, no? This day ay ang dalawang tanim na tabi nga wild plant na tumubo dito sa lugar namin. Napalad talaga, no? Na dito ba tumubo talaga sa aming lugar. Alam niyo mga kapartner, no, nag-research ako at talagang inalam ko talaga ang pangalan bago ako mag-vlog. Saka mo nag-request na. Sabihin ko na lang sa inyo ng may bahay ko na talagang isi-share ko sa lahat ng nanonood. Alam naman natin na nung time ng pandemic ay maraming interest sa mga tanim, no? Sa bahay nga maraming mga spices na maraming tanim na nakolekta namin. So itong dalawang tanim ito mga kapartner ay talagang marami ito sa lugar namin. Endangered na nga ang tawag nito dito. Hanggang patagalin ito mga kapartner na. Talaga pakilala ko na sa inyo. Yung unang pakilala ko sa inyo mga kapartner, ang mayroon pa sa dito. Yung tawag na ano pa lang badyang, no? Badyang plant, elephant ear, no? Ito nga mga kapatid, no? Sobrang laki niya. Sobrang laki ng dahon niya. Nung kabataan ko mga kapatid, no, ginagawa ko itong payong. Kapuntang sa school, nagulang dahon ng saging. Itong ginagawa ko talaga payong para makarating doon sa school. Yung sobrang layo, siguro mga 2 kilometer. Mahigit, no? Malaki na itong puno niya mga kapatid. Sobrang laki na ito. Kita natin ito, no? Pungkos natin ito para kita natin. Yun. Sobrang laki na siya. Kaya yung dahon ito mga kapatid. Sobrang laki na rin. Kaya mag sumilong ng dalawang o tatlong tao. Itong dahon niya. Yun. Kung marami ito mga kapatid. At magtago ka ng pag-ulan, hindi ka talaga mababaka. Doon sa mga sa likod mga partner, marami din doon. Yun ah, parang kita naman natin. Yung mga 20 square meter area, puro lang itong tanim. So, marami din doon mga partner sa kabilang lupain, katito ko. Alam ko talaga na marami kang matubo doon. Actually nga mga kapartner, no, no last year, may namasyal dito na kaklase namin, may din din sa ganitong mga tanim. At humingi siya ng tao. At napansin niya na marami pala dito. Kasi mabilibad ako dito siya sa mga nakikita niya. At talagang binibili niya ng mayigit kumulang sa ganyan halaga. Kaya pala, yun ang kang nagulat siya na marami pala dito sa amin. Sabi ko, kuha ka na lang dyan. At napansin ko pala, no? At nalaman ko na kaya bawal daw yun. Tutulin, bawal daw yung binta. Pero bahala na yung mga partner na. Talagang sumunod dito. Sumunod tayo sa batas. Sa batas ng Pilipinas. Yung talaga pag tunay ka ng Pilipinas, talagang sumunod. Yun. Talagang nabigla ako. Kapalad yung lugar namin talaga. Talagang tinubuan ng ganitong elephant ear plant o sa makatawid ay badyang. At ang number po na tanim mga kapartner na marami din sa amin kahit saan siya kumakalit. Yung monstera. Magkatabi lang siya mga kapartner. Magkatabi lang ito siya. Ito siya mga kapartner na. Yung monstera. Yung the best, no? Makapit siya sa kahoy, no? Yun, no? Yung mga ugat niya kumakapit. At anong kahoy kinakapitan niya mga kapartner? At pinapulupukutan niya. At talagang dumadami siya. Nagkitang kita naman natin, no? Yung alos pulupukutan niya ng sangang lahat ng puno nito mga kapartner, no? Kawawa naman.
Ganito pala yun. Ang dami siya. Dami sa ugat. Ang dami ito na. Yan. Monstera. Monstera plant. Dalhin ko kayo sa kabila mga kapatid. Mayroon din doon. Gusto ko hindi lang isang kinakapitan niya ng mga tao. Yun nga mga partner, mayroon din doon. Yun, oh. I-zoom nyo lang mga partner. Nag-zoom ako, hindi na bumalik sa dati. Talagang hindi talaga ako marunong mag-cellphone. Inosente pa na. Ingat rin tayo mga partner, no? Kahit at tayo ay babayahe sa pupunta natin ng Montera. At doon pinakamarami talaga din sa lugar na yun mga partner. Yung malaman pala, oh! Alam mo partner, no? Kasi minsan inilipat ko sa kabila ang ano, ang cellphone. Delikado pag nahuhulog pa, no? Malaking problema. Kailangan talaga mag-vlog ka, kailangan talaga ikat na ingat ka rin kasi mahirap na eh. Mahirap na pag nahuhulog yung cellphone. Mahirap na i-recover yung mga video, no? Magayon ko mga kapartner, no? Mag-shortcut tayo dito sa niyog. Kakapit lang ako. At sa sobrang laki ng katawan ko mga kapartner, pipilitin ko na makasampa. 1, 2, 3, yun! Kaya pala mga kapartner, no? Sa isip lang pala yun. Tapalun ulit. Okay. Oh. Yung pangalawa mga kapartner dito. Kahit na dito sa simento, meron din mga kapartner, no? Ito naman, nyog, pinakapitan niya. Maraan niya siya. Nyog. Ito siya. Nyog naman siya kumapit. Maraan niya talaga. Ugat siya na kumakapit yan. Mayroon pa nga ako nakita mga kapartner no, sa simento. Yun. Yun. Okay. Ito naman sa kahoy na naman siya. Okay. Sa kahoy na naman siya. Sa kahoy na naman, mga partner. At saan siya tumutubo, no? Talagang matinding panim na ito. Ito naman, kahoy na naman, no? O, akala ko ahas. Monstera tayo. Ito naman yung buri, yung pandri, no? Yan, no? Maraming ugat sa puno. Mga kapatid, talagang mapalad lang ang lugar namin, marami ganito. Talagang kung hindi lang pinagbawal, talagang ngayon ko lang nalaman ito mga kapatid, no? Na last year, nakikita ko na yan. Nasa Manila pa ako, for the few years. But, talagang napansin ko, marami talaga naghanap ng mga wild plant, no? At nakita ko, parang mayroon sa amin yun, eh. Nag-isip lang ako ng matagal mga kapatid kasi nung kabataan ako, palagi ako dito yun, na parang kumukuha ako ng mga pangkain ng baboy. Ay, isa rin yan na papansin ko at nadaanan ko. Parang mayroon to sa lugar namin, eh. Pero tahimik lang ako. Wala, nagtanong ko sa mga experts sa tanim, talagang mayroon talaga din talaga. Na yun talaga yung nakikita sa mga YouTube, yung mga nag-YouTube na nag-aalaga ng tanim na marami siyang ganitong monstera no. Yun na tinatry namin talaga na i-transfer dun sa bahay. Talaga tumubo naman basta may kinakapitan sa nakaway mga kapartner. Yun naman talaga yung kahalagahan na nag-alaga ka ng mga tanim, no? Kailangan alagaan mo, kailangan bigyan mo talaga ng value kung ano yung umpisa niya at patubuhin mo siya at bubuhayin mo talaga siya at kung paano mo siya alagaan ng talagang na satisfaction ba nasasabi para magkaroon siya ng buhay ng tanim na yan. Okay naman siya mga kapartner no? At malinis na sa tingnan pag napansin namin na dumadami. Pero sabi ko nga sa may bahay ko, sabi ko, dapat yun na tayo nagtanim, marami din sa gubat. Pero sabi niya, kailangan magtanim para makita rin ng mga kaibigan.
na mayroon sa atin kahit na konti lang. Yung gusto naman masyal dun sa gubat, talagang tuturo mo naman eh. Kung sisipagin sila, magamagtagin. Yun, satisfied naman tayo sa video natin mga partner. No? At nag-request lang to. Pero maraming salamat talaga na talagang sinisikap ko talaga na mag-vlog ngayon na ganito. May pong tanim para talaga na ma-discover ko pa kung ano dito sa mayroon sa lugar namin mga kapatid. Enjoy lang, enjoy sa pag-video, enjoy sa pag-vlog. Sabi nga, tiyaga lang. Tagang sipag at saga na andyan talaga pag nag-vlog ka, nag-view video ka. At nag-video ka pa lang, si-share ka ng mga dapat si-share sa panitikha ng Lord. Lalo na sa kanya napakaganda. Hindi kagdaya ng nasa ibang lugar ka, sa Manila, no? Mga city, hindi mo ma-encounter pa tira ngayon na dito. Talagang malalaman mo talaga na marami pala dito. Pero yun talaga ng inspirasyon sa pag-video mo talaga mga kapatid. Salamat talaga na sa lahat. Next vlog, abangan lang ninyo. At sabi nga, no, may nag-advise sa akin. Yung sa tanim ka nag-vlog, sa tanim ka rin matatapos. No? At hindi yung ano, reality, no? Reality sa buhay natin. Without ano to. Kaya hindi ko nag-i-edit talaga. Diretso, upload. At kung magustuhan naman ng tao, why, di ba, no? Kung hindi naman magustuhan ng tao, hindi... Sisikapin mo pa na makumbinsi natin talaga yung manonood. Talaga, hindi naman tayo transparent na vlogger. Hindi, totoo talaga tayo na pagpakita talaga ng realidad sa buhay bilang isang nag-vlog na si-share ng video sa mga tao. Salamat sa lahat ng mga nanood ng video ko last vlog. Salamat sa mga bagong subscriber. Salamat sa nag-like. Salamat sa nagka-comment na. At pa-shoutout na lang sa lahat ng mga nanood pa ng vlog to. At sa susunod pa mga kapatid na we improve my life na to be a vlogger. Sabi nga na may Louie Kapanalig na may Wanda vlogger idol. At sa kanya ni Jasper Sniper. Salamat sa kanila. No? Sa kanya ni Dick Spidey. Yun lang ni Makimoto. Last pandemic talaga sila yung inspiration ko para magkaroon ako talaga ng mag-vlog na. Nakuha ko yung timing nila at ginagawa nila talaga talagaralan ko. At ganito na. Mahirap talaga sa umpisa. At mahirap talaga na vlog ang ginagawa mo. Talaga mga kapartner, may passion ka para sa mga bagay na gusto mong pa mangyari sa buhay mo. Talaga. At without God, no? Without Lord, talagang hindi natin magawa yung mga bagay na yan. Kaya dahilanan, nandyan siya palagi na we believe na in His word, no? Yung salita niya talaga. Palagi ko yan na binibigyan ng value. Na importante talaga na we secure our life sa Lord Jesus Christ. Na kahit nagbablog tayo, huwag natin kalimutan na may Kristo na kasama tayo. At may Diyos na nabibigay sa atin ng lakas. Ipat mga kapartner yung vlog ko sa labirang kamay kung na mamawal natin. Hindi pa sanay. Kaya ito na. Tapusin ko na yung vlog ko mga kapartner. Ayun na. Isang pulot yun. Ingat lang. Tumapit pa naman sa mga kapartner sa ano tawag yun? Sa bunga ng buhay. Ayun na. Hindi itong mahulog to siya. Pero mahulog rin to. Natatamaan yung mukha ko. Yun. Monstera plant. At ang badyang plant. Yan ang word for this vlog. At we thank you sa lahat ng mga sa ibang bansa nanood. Sa mga lokal na nanood, sa mga kaprobinsya ko, sa Dimaras, no? We thank you for watching this vlog. Mag-comment na ko, mag-share, at tutulungan na lang tayo.
alam niyo naman yung buhay vlogger ay hindi ganun kadali. Kailangan talaga na i-consult other vlogger, no? At bigyan natin talaga ng disiplina kung paano natin ibigay sa ating buhay lahat ng mga tao na ka-relate sa video na sinishare ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat. Two words that na may bigay ko sa inyo, ang word na I love you and God bless. Bye.